Norman 11 ABI YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird talks and tips. Hello, hello, and welcome back, my fellow Kasha Babs. Katatapos lang po ng bagyong Karina dito sa parte po ng Luzon. At ito po yung tumambat sa aking alagang ibon. Kinabukasan namatay po siya, mga Kasha Babs. Hanggang ngayon makulimlim pa rin dahil sa natitirang monsoon rain po, mga Kasha Babs. Ayan po, pero palabas na po yung bagyong Karina. Ito po yung nangyari sa aking alagang ibon. Buntis po yan, mga Kasha Babs. Ilang araw pong maulan at tumiming naman yung bagyo, mga Kasha Babs, dito sa norte. Marami pong binha at ito po yung nangyari naman sa aking alagang ibon. Lutino po yan na hen, mga Kasha Babs. Hindi niya na po naipisa yung kanyang, hindi niya na po nailabas yung kanyang itlog sa kanyang tiyan, mga Kasha Babs. Sayang naman po. Ayan po, mga Kasha Babs. Epekto po yan ng sa bagyo. Sumabay po kasi, mga Kasha Babs, yung pangingitlog niya saka yung bagyo. At ang epekto naman po yun po. Baka masyadong nalamigan yung kanilang nest box, kaya feeling po niya hindi po safe, lumabas po siya hanggang yun po. Ito naman po courtesy po kay Sir Cyber Iviari po. Kakalinis lang po niya, mga Kasha Babs. Mukhang duman din po yung bagyong Karina sa kanyang Iviari. Ayan po yung kanyang mensahe. Karina, ang sakit nito ha. Ito po yung kanyang mensahe sa bagyong Karina, mga Kasha Babs. Talagang mukhang pinasukan po ng baha yung kanyang Iviari, mga Kasha Babs. At common na rin po ito sa ating mga mag-ibon, lalong-lalo na po sa mga bagyong dumadating po, gaya po nung bagyong Ondoy. Marami pong binaha noon na lugar, mga Kasha Babs. At syempre, pag binaha yung isang lugar like Marikina, mga mapababang lugar po, at may mga alagang ibon yung mga ibang breeders po doon, at naabutan po yon, hindi po lahat maililigtas. Yung iba namatayan po ng lovebirds na mahigit 20 pares gano'n, dahil talagang minsan gabi po yung magbaso, hindi po makita kung ano pong uunahin para sa mga iba na binabahay umaga po nagsisimula. Pero ang kagandahan po nito, mga Kasha Babs, muli po tayong babangon at lalo po tayong gagawa ng paraan kung paano po hindi na po maulito sa ating mga munting ibonan, lalong lalo na kung alam natin na papunta po yung bagyo sa atin at siguradong tataas po yung tubig. Dapat magremedyo na po tayo, itaas na po natin yung ating mga alagang ibon, yung hindi po abot, or ilipat po natin sila, mga Kasha Babs. Nang sa ganun ni hindi po sayang yung ating mga alagang ibon, lalong lalo na po kung may mga breed po sila at hindi pa po nababawi yung ating mga inimbest po, mga Kasha Babs. Kaya yun po yung aking maipapayo sa mga kinamaan po ng bagyong Karina itong July 2024 po. Bangon lang po, mga Kasha Babs.